Tagal na tayo hindi gumagawa ng video, no, mga ka-chillax. No, tingnan nga natin kung ano nga bang mayro sa mga comments natin. Tingnan natin. Uy, sino to? O, video mo po ni-reference ng teacher namin, ha? Ah, nag-comment na ako sa'yo. Uy, kuya, shoutout sa'yo, ha? Uy, no? Ito mo nakakatuwa naman, no? Mga ka-chillax, no? Tingnan nyo pa nga natin. Alam ko mayroon pang isa yung natuwa talaga ako eh. Teka lang, tingnan natin na i-back natin. Mayroon dito eh, mga ka-chillax eh. Check natin ha. Mayroon ako isang video na malupit. Alam, nasan ba yun? Natuwa lang ako sa comment niya, no, mga ka-chillax. Bihira ito. Nasaan na yun? Teka lang. Nasaan yun? Teka lang ha. Nasaan na yun? Ayun, ito. Natingnan lang natin yung comment. Nasaan yan? Ayun na nga, Sir Ivan, sinubscribe ko na para hindi mabore yung mga students ko sa video lessons. Eh, ang saya kasi. Uy, salamat ha. Natuwa lang ako dito ha, mga ka-chillax ha. Shoutout sa iyo, sirs! Si Nince! Recommending my videos sa mga estudyante mo. Pachilax ka talaga. Salamat. Kala. Kala nyo matatapon, no? Ulit eh. Hey, what's up mga ka-chillax? Nandito na naman ang yung cool, makulit, madaldal, at magaling yung teacher na sa YouTube nyo lang makikita, Sir Ivan. Ngayong araw na to, ang pag-uusapan natin is all about accuracy and precision. So kung ready ka na, tara, samahan nyo ako. Let's go! So bago tayo magsimula, ano nga bang ibig sabihin ng accuracy at precision? Ah, yun pala yung ibig sabihin ng accuracy. Pero pag yung precision, ito pala yun. Galing ah! Yung alam na natin kung anong ibig sabihin ng accuracy at precision, tara, pakita ko sa inyo kung paano nga ba ito ginagamit. So ngayong alam na natin kung anong ibig sabihin ng accuracy at precision at paano sila ginagamit sa isang pangungusap, ngayon, gagamitin naman natin dito sa experiment. So ito. So nakikita nyo dito mga ka-chillax, meron tayong dalawang graduated cylinder dito. No? Isang yellow at isang red. No? Tapos ang gagamitin natin itong extra juice, medyo ko lang, isa itong bago, colored water. No? So makikita natin, na, kunyari, binigyan kayo ng teacher nyo 50 ml. Yung ml yung milliliter, mga ka-chillax. No? Ita-transfer ko, maglalagay muna ako dito ng 50 ml, mga ka-chillax dito. At yung laman nito, ita-transfer ko dito. Titingnan natin kung parehas lang ba yung nakukuha. So yun. Una kong task ay ita-transfer ko 50 ml muna. Parang medyo medyo maliit yung 50 ml. Gawin natin 70 ml. Tama? So ito, gagawin ko muna. Ita-transfer ko. Okay, sige. Okay, mag-alala mga ka-chillaxin dito. Ano? Dito, lakson. Okay, konti-konti na lang. So, mga ka-chillax, pag ganyang comment, uy, konti na lang ha. Uy, smart to. Grabe naman yun, no? Mga ka-chillax, 70. Papakita ko nga sa inyo, mga ka-chillax, oh. 70. Teka lang, ha? Konti na lang, eh. Basta yun, 70 yan, eh. Nasa kamay ko. Kasi basta 70 ml yan, mga ka-chillax, no? Nakikita sana, no? Nakikita. Para nag-online selling lang ako, no? Mga ka-chillax, no? Yan, 70 yan, no? Mga ka-chillax. Ngayon, ang gagawin natin, mga ka-chillax, ita-transfer natin
o dito. Itong laman na ito dito, kung still 70 ka na. Okay, kinakabahan ako. Dapat walang matatapon, makakachinas. Okay, dapat daw lahat. Teka lang. Imagine natin. Gasolina to. Okay, diesel to. Dapat walang mauubos. Uy! Teka lang, last one. Baka nagkakamali lang sa Sir Evan nyo. Okay. Uy, revelation. Uy, galing! So dito, mga kachilax, makikita nyo na 70 ml din to. Teka lang ha, gawin na ulit natin yung kanina ginawa natin. No, 70 ml siya. No? So nung nakikita nyo, 70 ml pa rin siya. Ito yun ha, itong ginawa ko, mga kachilax. From 70 ml to 70 ml, is it accuracy or precision? Or accurate ba siya or precise siya? Anong tingin nyo, mga kachilaks? So, mga kachilaks, nakita nyo naman na tinransfer ko dito, 70 ml siya, papunta dito sa 70 ml din. Ang tanong ko sa inyo, mga kachilaks, ano bang tamang word na dapat gamitin natin? Is it accurate or precise? Sige nga. Kung sagot mo ay precise, medyo ano tayo, alanganin tayo. Aww. Ang tamang sagot ay accurate. Based on doon sa definition natin ng accurate at precise or accuracy and precision, di ba dapat almost exact. Exact talaga, halos exact talaga eh. So ang nangyari, 70 ml siya dito, nangyari naging 70 ml pa rin siya dito, ibig sabihin ito mga kachilaks na accurate yung pag-measure natin. Pero ang tanong, paano naman pag kunyari precise sa pinag-usapan? Okay. Very good. So ngayon, alam na natin kung paano ginagamit yung accuracy or yung pagiging accurate ng isang bagay, di ba? Yung kanina ginawa natin ay transfer the liquid from the first graduated cylinder papunta doon sa pangalawang graduated cylinder. Ngayon naman, ang gagawin natin, i-measure natin yung weight nila kung pare-pareha sila. Pero ganun pa rin ha, i-measure natin, i-transfer ko lang yung graduated cylinder or yung graduated cylinder. What? I-measure, i-transfer natin yung tubig. Dito i-transfer ang PS1, tapos pabalik ko naman. Pupunta naman doon. Ulitin mo nga na sa akin. So, una kong gagawin mga kachilaks is kukunin ko yung timbang ng graduated cylinder with the water, no? Gamit ang digital scale na hindi nabili sa shop. Ginagawa mo! So, ang timbang ng ating graduated cylinder number 2 ay lalagay ko na dito 164.37 grams. So, ngayon, itatransfer ko naman sa graduated cylinder number 1. Pagkatapos ko matransfer, imi-measure ko na yung weight. Dapat wala matapon. So, pag kunyari, pag accurate tayo, dapat almost the same. The same talaga dapat, ha? The same talaga dapat. Tatanda natin, dapat the same talaga yung timbang, ha? Dapat 164.37 grams. Ito lang ito, okay pa. Ah, yun yung tatanda na ito. Graduated cylinder number 1. Uy! Uy! Hey, bawat buti. Ano ito kong bigas? Bawal patak? Okay. Importante. Yan. Titignan natin, mga kapatid, kung tama pa rin ba, mga kachilaks, no? Ooh! Ang measurement naman ito, mga kachilaks, is 171.79. Naku, medyo parang tumas, ha? Ano bang ginawa ko? Yun. Tapos, ang susunod naman natin, yung tubig,
galing dito sa graduated cylinder number 1, itatransfer ko naman dito sa graduated cylinder number 2. So, ito na. Walang natapon kanina. Dapat ngayon, wala pa rin matatapon. Okay, konti. Bawat patak ay napaka-importante. Parang gasolina lang ngayon. Parang ang pagmamahal lang ng iyong minamahal. Kahit na hindi pantay ang kanyang pagtingin sa inyo, makaka-chillax ka lang. Maayos. Ito lang, di Pyrex ko na makaka-chillax. Iyon, no? Titingnan natin. Okay, 70. Parang 70 pa rin. Ang galing na magsiray. No? Ready? Lalagay ko na. Bang! Uy! Bago to! Makaka-chillax, ha? Bago to! Okay. 170.76. So, makaka-chillax, ito yung mga data na nakuha natin. Pakita ko nga ba na sa'yo. So, yan. Taka lang, ha? Sa cylinder number 1, ang weight is 171.79. Sa cylinder number 2, 164.37. Okay. Sa last natin graduated cylinder is 170.76. So basically, makakachillax, ang ibig sabihin ng precise, hindi siya katulad ng accurate. Pag sa accurate kasi, halos dun eh. Kung kanina sinabi ko, tinransfer ko 70 dito, naging 70 rin dito, naging 70, almost 70, kasi may mga nasayang pa mga tubig na hindi na-transfer talaga. Still, halos magkakalapit sila. Pero pag sinabi natin precise, makakachillax, talaga nakikita nyo na malalayo yung difference nila, di ba? Yung data na nakuha natin. Medyo malayo yung agwat nila, pero we can still consider, English siya, we can still consider it as precise pa rin yung data na nakuha. So makakachillax yun yung ibig sabihin ng accuracy at precision. Ito yung tanong ko sa'yo, makakachillax. Ako din naguluhan eh. Okay. Anong mas maganda pag kukuha ka ng data? Pagiging accurate mo o pagiging precise mo? At ito yung follow-up question. May mali ba sa dalawa sa pagiging accurate mo o pagiging precise mo? Kung kunyari naging accurate ka, mali ba yung pagiging precise mo? O pag kunyari nakakuha ka ng precise na sagot, mali ka na ba? So basically, makaka-chillax, parang ganito yan. Kunyari, nag-recite ka, makaka-chillax, di ba? Tapos, tama naman yung sagot mo, di ba? Tapos, may dalawang reaction siya. Kunyari, dalawang reaction ng teacher mo, response sa'yo ng teacher mo is either precisely or your answer is accurate. So, unang-una, paano yun? Pag kunyari, your answer is accurate, parang ganito, no? Yung sinabi mo ay eksaktong-eksakto sa mga sa nasa isipan ng teacher mo, parang sinabi mo lang nasa isipan niya. Kaya yung sagot mo doon is very accurate, no? Pero pag sinabi naman natin precisely, makaka-chillax, no? Hindi naman mismo doon yung words na nasa isipan ng teacher mo ay parehas kayo, pero yung thought ay parehas na parehas. So parang ganun yun. Hey! What's up mga kachilakso? Tapos na pala yung video. By the way, ito nga pala yung first episode natin sa paggamit ng mga laboratory materials. At ang topic natin ay accuracy at precision. So, featuring the graduated cylinders, the beaker, the colored water na Gatorade daw, pero hindi naman Gatorade, at ang digital scale, hindi naman isa siya. So, kung may natutunan ka or natuwa ka dito sa video na to, please like it. Comment ka naman oh. Share mo na rin. At kung hindi ka pa ka-chillax, please subscribe to my channel. Hit the bell notification para updated ka pa sa mga videos ko pa. Share mo na rin. So, andito na lang. Peace. Cheers. Sabihin ng accuracy at precision.
kung alam na natin ang ibig sabihin pa rin, yung pala ibig sabihin ng accuracy and precision. So, yung pala ibig sabihin ng accuracy and precision. So, hey! What's up mga kasilaks? Tapos na pala yung video, no? By the way, ito nga pala yung first episode ng How to Use Laboratory Cooking Materials. Now! $171.79. Naku, medyo parang tumasa. Ano bang ginawa ko? Yun. 1, 2, 3, go. Anong mas magandang maging accurate sa pagkuha ng data? Ang gano'n, anong mas magandang maging? Wala na. Anong mas magandang maging? Anong mas magandang pagkukuha ng data? Anong mas magandang gawin? Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang hinamahal ko? Sumpa ko. Yan, di ka na naiya sa ginawa mong iyan. Hinding, nationwide napapanood ka. Ganyan. Ngunit, ito na naman ako. Maganda pagkukuha ng data. Anyway, nasasabihin mo. Ano mas maganda pagkukuha ng data? Pagiging accurate mo o pagiging precise? May tama at mali ba sa pagpili sa dalawa? Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang hinamahal ko?